Ayan guys, dito na tayo ulit sa ating garden to. Mag-spray na tayo. Ayan. Adjust lang natin konti. Minsan may adjust. Ayan. Kasi ganyan o. Okay. Sprayan natin lahat dyan para kung anong insekto meron dyan mamatay. Kasi ayan, 3 days pa lang yung tinanim natin, pero ayan, pinagtitripan na yung ating mga tanim. Ayan o, ayan o, halos ubusin na lahat yung dahon. Hindi yan ano, hindi ibon ang kumain yan. Yan yung tinatawag nating arabas o yung sa ano, grassworm. Kaya ito ngayon, sprayan natin. Sana kung ano insekto may nandyan, umalis na o mamatay na pag napuro. Di ba? Muna natin dito. So na tamang tama, mamaya paglabas ng araw o di tamang tama, absorb nyo na yung ano, gamot. Pero yung mga insekto na nandyan patulog pa, hindi na yun magigising. Sprayan natin to. At dito raw lagi nakikita nung katabi natin. Yan o, dito raw niya nakikita lagi yung naggagala rito, naglalaro. Sabi niya, cobra eh. Sabi ko, pag nakita mo, huluin mo. Mabilis daw tumakbo pag nakikita siya eh. Pag alam niya na nag-uulam yun, kaya pag nakita niya, natakbo. Eh, pag nandito naman ako, ayaw naman magpakita. Hindi naman ako nanguulam. Kinakatay ko lang. Nakatay ko lang siya 6 feet below the ground. Kasi delikado pag natapakan mo, ano. Kaya lang naman na may ahas. Kaya lang siyempre, in disgrasya, di natin alam. Makamatapakan natin o kaya baka pagpagtripan tayong kagatin. Medyo bilisan lang natin ng konti itong gamot natin at baka kulangin. E pag sumubra, di paulit na lang natin. Yan, lahat dito sprayan natin. Meron dyan. Yan. Yan, balikan ng spray nyan. Ano yan, yung tubig natin 100 ml. Kasya na yan siguro.
Kung napansin nyo, hindi masyadong tutok sa tanim. Ang layo niyan nasa mahigit 1 feet o 16 inches o 20 ganyan. Ganyan din kalayo yung ano para yung buga niya. Mag-spread masyado pag kasi malapit masyado, hindi mag-spread 'yan. Ganyan kasi paglipad ng insekto, tamang-tama nasa taas pa yung gamot. Matatamaan sila. Ayan natin lahat yan para may amoy, tatakot yun, alis. Kasi pag na-sprayan din sila, mamatay din sila. Hindi man kaagad-agad, unti-unti yun mamatay kasi gamot yan. Kasi panay kasi yung ulan, ngayon lang hindi umulan. Medyo tuyo-tuyo konti, samantalain na nating sprayan. Yan bukas naman, lagyan natin ng isa para sa yung repellent ba, para sa taga ibon, number 1 yung ahas. Kasi yung katabi natin laging nakakakita, ang tanim naman niya yung passion fruit. Iwan ko lang kung yung dilaw o yung violet. Kasi mas mahal daw yung violet eh, kaya lang mas mahirap din alagaan. Mag-try sana tayo, kaya lang mahal. Siyempre yung mga gamot na kailangan dyan sa pamunga, sa pataba, kaya repolyo lang muna tayo sa kabins. Ayan, butas-butas na yung iba. Parang may black bugs din. Bilis, no? Kailan lang tinanim eh. Naamoy na kaagad na may makain. Kasi nag-umpisa pa lang yan yung ugat niya na kumapit. Hindi naman pwede yung katatanim lang, isprayan muna. Ayan, pinakapit muna natin konti yung kanyang ugat para ma-sprayan man siya. Okay lang. Bilis, no? Parang black bug siguro yung kumain dyan. Hindi lang natin makita kasi basa eh. Nandyan sila sa mga Siyempre pag tuyo, lalabas yan. Nagbasa, baka nandyan sila sa mga sa lupa, nakatago. Hindi tamang-tama, sprayan natin. Bukas na natin ipakita kung ano na itsura nung kanyang dahon. Kasi ito, mahaba to sigurado. Mga 30 minutes siguro to. Ito, okay lang. Kasi nami-miss nyo ata yung mahabang premiere. Dami kasi nagsasabi, ang iksi naman. Busy lang po tayo. Tsaka pag premiere natin to, minsan di ako ang bantay si Mrs. Kailangan natin magtrabaho.
Ayan, oh. Hindi nga nakita, oh. Diba? Nahulog. Hindi sa banda ito, siya yung nagtanim dito, eh. Mamaya tanim natin dun sa may ano, may bakante. Magandang pwesto. Yan, i-spray natin, balikan. Yan tayo mag-spray. Power spray ang gamit natin, hindi yung napsak. Natin yan sa baba. Yan. Kaya kailangan natin mag ano ngayon, mag part-time. Pang-alalay kasi wala tayong ano. Wala tayong financier ngayon per scrapping. Parang yun sa second trapping alanganin pa, parang sa ngayon taon parang wala ata. Kasi nakipag-sosyo dun sa ibang sa isang kapatid. Supposed to be na ipupuhunan sa amin. Doon napunta sa kabila sa Bulaklak. Saka sa 5-6. So, try natin kung kakayanin natin. Kung ano lang yung kaya natin. Di ito muna, diskarte. Kaya pasensya na kayo kung hindi ako masyado makakasupport ngayon. Ngayong buwan, April. Kasi meron lang tayong ayusin konting problema. Siyempre, family problem. So, sa amin na lang yun. Ang importante, mayroon tayong mapagtrabahuhan muna. Now, hopefully, baka by next year, sarili na natin yung pagrenta lahat-lahat. So, yun yung iipunan namin ngayon. Kaya kailangan namin mag part-time dalawa mag-asawa. Kaya papagaling pa si Mrs. Sabi sa kanya, ako na lang muna. Kasi nagpapagaling pa yun. Ubo at sipon, pero nawala na yung sipon, yung ubo na lang. Nang uso ngayon, hindi naman daw COVID. Kasi malamig kasi dito, kaya yun ang mostly ang sakit dito ngayon. Ubot sipon, sakit ng ulo, kasama na rin yung sakit ng bulsa. Hintay, katatapos lang ng Chinese New Year, gumastos. Yan naman talaga lahat. Pag New Year, once in a lifetime. O, pasensya na kayo kung hindi ako masyadong nakakasukli kaagad, nakakasupport. Hopefully naintindihan nyo rin kami. Siya nga mismo ayaw niya na mag-whitey. Kasi nga inubos ni Lolo yung WH niya na 2K plus. 2090 na yung WH nun, eh. Okay lang naman yung banana niya. Okay lang sana na yung banana yung kinain. Yung WH pang kinain. 2000 plus.
Kasi lagi ko yun sinasilent eh. Twice a day pa nga eh. Umaga sa kagabi. Isang tanghali. Na-upload-uploadan ko pa. Kasi nga para sana matulungan ko lang si Mrs. na ma-monetize din. Bahala na siya kung puro short lang yung upload niya. At least may LS ko siya kahit isang oras lang dito sa garden sana. Eh lang, sumuko na. Iniwan na sa akin, binalik na sa akin yung iPhone. As ito naman, marami tayong part-time na kailangan patulan muna dahil para mayroon tayong pang-alalay para sa ating mga tanim. Kasi ang inaani lang natin ngayon, patani lang. Tama lang sa pang-araw-araw. Yun, para mayroon din tayo pang whitey, may part-time. Yun lang yun. So, maraming salamat po sa inyo. Yung laging support, kahit hindi ako nakaka-support lagi. So, baka ngayong April, medyo mawawala tayo konti. March, April. Pero hindi siguro sa whole April. Nakoberan lang natin yung kailanganin natin dun sa ano, sa garden 4 and 5. Kasi dun may konting bin sa kapatola, yung pataba, siyempre pang spray gamot. Eh dito sa repolyo, ito, dyan ang kukunan natin, dyan. Pag nag-ani dyan, dyan tayo kukuha ng para dito. Then siyempre, of course, yung pang-araw-araw namin, yung tax namin. Kasama pa yung YT natin, siyempre. Yun lang yun. Kailangan lang natin mag, ano, para sa number one dyan, yung sa gamot. Then siyempre, yung pangangailangan natin, pagkain araw-araw. Yung tax natin buwan-buwan, siyempre. Yung mga bills natin. Kasi ang financier natin, lumipat sa iba. Okay. Hindi naman siya sa umayaw sa amin. Kumbaga, nag-try lang siya dun sa mas malaking ano, puhunan ba. Siyempre, sa amin, mga hundreds lang. Eh doon kasi milyon doon eh. Parang namuhunan ata sila ng 5 million sila. Kasi mahal talaga yung ano sa flower. Mostly yung mga gamot doon pataba. Kasi yung iba doon export. Then siyempre yung iba pang ano yun. Pang finance nila 5-6. Siyempre kami yung pinapriority nila na ako, baka gusto namin kumuha ulit. Sabi ko wag. Kung ano lang yung kaya natin ngayon, try natin. Tumayo sa sariling paa. Diba? Kapag umayo na, wag pilitin. Sabi ko nga sa misis ko, kung ano yung meron, yung kaya natin, di yun na lang muna. Kasi yung sa 4 and 5 natin, ano lang, binawi yung 2 years. Yung premium natin, bali ano lang siya, isang cropping lang. Kapag naani natin yung patola saka ano doon. O kaya kalahating taon lang. Kasi mostly ang usapan dito kasi, ang taniman dito, 2 croppings lang. Ako lang yung gumagawa ng 3 croppings. Kasi nga para hindi ako magtrabaho sa mushrooman. Pero dahil ganun, kailangan nating patulan yung mga trabaho dyan sa mushroom. Kasi maganda rin ang kita dyan eh. Dano na pag yung mga 5 oras, 4 na oras ka dyan, okay na yun.
Kasi dyan sa Masruman, walang regular, ano yan, oras. Kasi baka by next year, baka dalawa o tatlong guardian na lang tayo, sarili na natin. Kasi yung premyo sana natin na 2 years, ginawang isang cropping lang. O, okay lang yun. May premyo o wala, okay lang yun. Basta sa akin, happy lang lahat. Siyempre, ang pera mahanap, nandyan lang. Parang whitey, nandyan lang sa tabi-tabi. Pag may time, di mag-whitey. Siyempre, unahin natin ang trabaho. Para sa kinabukasan, everyday na pangangailangan, ganyan lang talaga ang buhay. It was happen again. Kumbaga, ginawa na yan dati sa amin. Yung kasosyo ni financier, ginawa na niya yan dati sa amin. So, alam na namin. Akala nila, papatulan namin yung ano. Hindi. Siyempre, alam nyo naman ang sa kanila, pag negosyo, negosyo. Sabi ko kay Mrs. kung ano yung may tutulong nila, tanggapin natin. Pero yung pipilitin natin, pipilitin tayong ganito, ganyan, hindi na, sarili na lang natin, sabi ko sa kanya. At least, matugunan lang natin yung pangangailangan araw-araw, okay na yun. Nakatulong sa kapwa minsan-minsan, pag may sobra. Diba? Yung mas masarap mamuhay ng ganun. Yung pera nandyan lang, madali lang hanapin, basta masipag ka lang. Yun yung biglaang tawag nila sa amin doon, pinapunta kami sa city para doon sa bagay na yun. Sa akin, walang problema. Sabi ko sa misis ko, kayo-kayo lang naman yung nag-usap niyan. Sabi ko, ngayon naman, sarili din natin. Sabi ko, tayo naman mismo ang boss, hindi sila. Sabi ko, diba? Tama lang yun. Mahirap yung laging may utang. Lalo na yung mga ganitong bagay. Kasi pag binagyo ka, may anihan ka wala, may interest yung pera nila. Diba? Ano yung meron, tama na yun. Ang importante, happy lang tayo sa buhay. Trabaho lang hanggat kaya. Nakontento sa meron. Pag may sobra, di tulong naman sa mga nangangailangan kahit papano. Mas masaya ang buhay. So, lagi ako nagpapasalamat sa inyo mga YT friends, lahat-lahat. Mga kaibigan, social media. For this time, pinapaalam ko po sa inyo na itong March, April, medyo baga 20% lang yung time natin ngayon sa ano, sa YT muna. Off-tap ng first cropping, tignan natin ang ano, ang adjustment. Siyempre, ang budget natin sa mga pangailangan sa garden, kailangan unahin. Of course, alam ko naintindihan nyo naman yan. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong laging suporta. Sa inyong mga blessings. Of course, thank you so much. Appreciated po lahat yan.
Someday naman na ako ang meron time, di diyan lang ako. Di naman ako totally alis sa YT. Diyan lang kami. Ano lang, tugunan lang muna natin yung pangangailangan natin konti. Siyempre biglaan. So, ayan, hanggang diyan lang yung ating ano. Tapos na. Balik lang natin to doon sa gilid.